So, nagsimula ka na dito. Pagpatuloy na natin to, sasamahan kita. May kasama ka dito. Yun yung kinaiba mo sa ibang business partners, sa ibang mga nagsisimula ng negosyo. Ngayong nagsisimula ka ng negosyo, maaaring hindi lahat ng tao naniniwala sa'yo na magiging matagumpay ka. Pero kailangan pagkatiwalaan mo yung sarili mo na kaya mo on every step that you are doing, on everything na ginagawa mo. And kagaya ng lagi kong sinasabi, lagi nyo lang itaas sa kanya. Diba? Alam nyo guys, ako siguro kung merong sinasabi nilang secret of success, it is because God is at the center of everything that I do. Whatever that I am going to do. Bago ako magsimula ng araw ko, itinataas ko niyan kay Lord. Lord, please help me. God, please be with me. God is with me. God will help me. God will always protect me. Right? Yan, lagi ko yan sinasabi, no? Because if there is the secret of success, yun yung dapat meron kayo. No? So, ayan. I always got to, this is the cash flow quadrant, no? So, this, meron pala akong mga libro na for sale na yan, ibebenta ko na. Although masakit sa puso, charot. Pero yan, this is Cash Flow Quadrant, the Guide to Financial Freedom ni Robert Kiyosaki. He is known as the best author of Rich Dad and Poor Dad. Sabi niya dito, meron daw apat na quadrant na pinanggagalingan ng cash flow ng isang tao. Pwedeng galing sa pagiging empleyado mo, self-employed, ito yung mga nagsimula ng negosyo, na kapag wala ka na doon sa negosyo mo, eh hindi gagana, or business owners. Ito yung mga to, mga self-employed. Yung mga attorney, doctors, yung mga professionals, kapag hindi sila nag-work doon, although malaki yung sahod nila, walang income, no? And of course, meron tayong tinatawag na B quadrant, business owners wherein you own a system. And I stands for investor. So, itong quadrant na to ay hinati ko sa tinatawag na money-making machines. We have the manual and automatic. Manual, ito yung tayo mismo yung tumatrabaho. Na kapag wala tayo, hindi na tayo nakapagtrabaho, wala tayong cash flows. Right? And on the second, we have naman the automatic. Automatic, business owner, meron kang business system na kahit natutulog ka, kumikita ka. Good news, si ZY Shop merong pinahiram na sistema kung saan pwedeng kang magkaroon ng sariling system. Ano nga ang tawag dito, guys? Dropshipping. Alright, the dropshipping system. Kapag nagbuo ka ng dropshipping system mo or dropshipping team mo, kahit natutulog ka, pasok ka lang ng pasok ng order, meron kang income. Tama? And I stands for investor, wherein money works for you. O FYI ko, hindi lahat ng investment legit. Kaya kailangan, bago ka mag-invest, ito yung natutunan ko nung in-open ko talaga yung stockist investment natin. Kaya siya limited lang. It is because there should be pala an allocation. If alamin mo muna kung saan ka mag-i-invest. Do not invest in trading, do not invest in stock market if you do not know anything about it. Alam nyo guys, sa tinagal-tagal kong inaaral ang trading at stock market, me being a conservative investor, I do not drop any money on that. Bakit? Kasi napakalala ng ating ekonomiya sa ngayon para mag-invest ka dyan. Right? So, napakahalaga na kilala mo kung sino yung pag-i-investan mo at yung background. Meron tayong tinatawag guys, di ba, na asset and liabilities. Asset, yun yung ari-arian niya na nagbibigay ng income sa kanya. Liabilities, yun yung gastusin niya. So, bago ka magpasok ng pera sa isang tao, alamin mo muna, can you please give me your assets and liabilities list? Oh?
tala. Pero guys, ganun ako. Kasi, worst comes to worst. Paano kung hindi kumita yung pera ko sa'yo, maibabalik mo ba? Anong mga ari-arian ang meron ka para maibalik mo yun? Ganun po ako. No? Ganun ako ka, ano. And, it is not easy to become an investor if you do not have excess money. Kung yung pera talaga ay hindi naman excess, huwag mo muna yan i-invest. At yung hard-earned money mo, ititiwala mo lang yan sa tao na malinis din yung budhi at hindi magpapa napakahalaga nun. Kasi alam nyo guys, nung nag-open ako ng investment, ang daming gustong magpasok ng pera. Sobrang dami. Sabi ko, ay, hindi na pwede. Problema pa ako dyan. Charot. Kumbaga, ang ginawa ko lang nun, guys, o kailangan ko lang, eto lang yung kailangan ko, 500,000 lang yung kailangan ko. Yung 500,000 na yun, kaya ko nang patubuin yun, pero huwag nyo akong bigyan ng sobrang dami. Napakahalaga nun, kasi sobrang dami nang gusto magpasok. Uy, hindi, hanggang 20,000 ka lang. No? Ako na yung nag-know. It is because I know yung capabilities, abilities, tapos alam nyo, bago kayo mag-invest, inaano ko yan guys, ginagraph ko yan, meron po yung analysis. Me being a report analyst for 6 years ng isang company, dun ko nagamit yung galing ko pagkadating sa macro and data analysis. O, oh, diba? So, bago ka mag-invest, kilalanin mo muna yung pag-iinvestan mo. Tsaka yung abilities. No? So, that is number one. Para mas mabilis mapuno yung bangko mo, gusto mo mas mabilis mapuno yung bangko mo, kailangan marami kang source of income. O andyan na yung salary mo. Nag-start ka na ng business, kumikita ka na doon. Ngayon, trabahuin mo rin yung dropshipping system natin. No? Napakasimple ng dropshipping system natin, guys. May marketing strategies and sales funnel ako. Mamaya. And at the same time, kailangan nag-start ka ng investment mo. Investment mo, hindi ko sinasabing lahat ng pera mo ilagay mo dun sa investment mo. Alright? Kailangan conservative ka. Magtira ka para sa sarili mo. Sobrang dami dumating sa akin balita na napakarami ng na-scam. So please naman makinig kayo sa akin, guys. Paulit-ulit ako dito na kapag nag-invest ka, magtira ka ng para sa sarili mo at dapat yung investment mo, alam mo kung saan napupunta. Hindi yung 10K, 30, 25K. Walang ganun. Walang easy money sa mundo. Walang instant sa mundo. Instant noodles na lang. Right? Kaya pala yung 24% ko, ayaw nyong patusin kasi gusto nyo 150% agad. Bahala kayo sa buhay nyo talaga. Bukas iiyak kayo. Charot. Meron nangyari sa akin noon. Sabi niya, Ma'am, so ano, sabi niya parang nag-offer ako sa kanya and then dalawa yung nag-offer sa kanya, mas pinili niya yung isa kasi sa akin 24%. Doon sa pinili niya, in just 3 days or 4 days daw, tutubo yung pera niya ng nasa 100%. 10K turns 27K daw. Kung ano yan, walang instant na ganyan kahit saan mo yan ilagay. Kahit sa trading pa yan or kahit sa stock market pa yan, hindi yan tutubo ng ganyan because kung gaano ka haba yung investment term is very important. Alright? So yun yung aalamin nyo, yung gaano ba kahaba yung investment term, gaano ba ka ano. So huwag kayong basta subo na subo. Nakita ko kasi guys, napakadami ng nagpo-post. Ikaw naman, huwag ka basta-basta mag-agent sa kung sino, kung hindi mo naman kakilala personally yung credibility ng isang tao. Ganun lang din yan kay CY. Diba? Si CY guys, inaalagaan ko yung brand. Ang daming award-giving body yung nagbigay ng award dyan. No? So, you being a CY business partner, so when you are posting CY, nakukuha nyo din yung credibility niya. Kapag sinabi mong CY business partner ka, kung ano yung brand ni CY, nakukuha mo din. Diba? So, it is very important. So, going back to the swimming pool, kung sobrang dami ng sources of income yan, mapupuno at mapupuno ng mas mabilisan yung swimming pool. Tama? So, ayan. Kailangan maging wise tayo. 2023 is coming. Doon sa mga na-scam ng 2022, bangon ng 2023! Hindi tayo pwedeng magpatalo. Oy!
Karot. Labang! Diba? So, bago ka, guys, I am free naman to chat kapag may questions kayo. Ma'am, ito yung ano, pag-iinvestan ko. Pwedeng pa-background check. Pwede naman yan. Tsaka bago ka pumasok, mag-background check ka, uy. Hindi go nang go. Hindi porket sinabi ni Ma'am Rahm na positive tayo dapat. Eh talaga namang lahat igagrab mo. Diba? Sa buhay pala, there are two sides. There are two sides of pain that we can have until we reach what we call financial freedom. Pwede mong sabihin na, sana pala nag-start na ako ng business noon pa. Ang daming ganyan. Last July, when I opened up the investment, sabi nila, ay ma'am, pero parang mababa yung 24%. Alright, sige, bahala ka sa buhay mo. If you don't want, at least I offer you. Nung nag-pay out, October 31, nag-pay out lahat ng mga investors. Ma'am, sana pala nag-invest ako sa'yo, no? Hindi ako nag-invest sa'yo, doon ako nag-invest, na scam ako. Ha, ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. Gusto mo 150% agad, charot. Di ba? I wish I had. Or, sasabihin mo ba na kapag tinignan mo yung buhay mo noon, will you say, I'm glad I did it? Diba? Alam niyo, of all the pain that I have in life, of all, di ba lahat ng decision mo sa buhay, there is two sides eh. It's either you will have or you will experience the pain of regret na pagsisisihan natin kasi hindi natin ginawa, or igagrab mo or magiging masaya ka and you will celebrate, yes, I win this because I did it. Diba? So, ngayon pa lang, sinasabi ko nga sa inyo kanina, if you started your business, ngayong nagsimula ka ng negosyo, sana as we grow, as ZY Shop business system is growing, I want you guys na one day you will say, I'm glad I trusted someone. Always remember, no matter how slow you progress, you're still a way ahead for anyone who isn't trying.